gusto kong i-share sa inyo kung bakit ibang-iba ang Pasko sa Pilipinas. So, meron akong 5 reason dito na isinulat kung bakit para sa akin iba ang Pasko sa Pilipinas. So, 1, dun sa list na ginawa ko, is yung longest Christmas. So, syempre alam naman nating lahat na from September 1st hanggang January 6, yun yung ating celebration ng Christmas sa Pilipinas. So, September 1 pa lang, marami na tayong naririnig na Christmas song sa radyo. Tapos, meron na tayong countdown every day hanggang sa Christmas. So, yun yung nakita kong unang-una na pagkakaiba natin na pagse-celebrate ng Christmas. So, yung 2, yun naman yung caroling. Kasi, di ba sa atin, syempre, para sa mga bata, pag December 16 na, alam na nila yun, caroling na. Nagpe-prepare na sila nung mga simpleng instrument na gagamitin nila para mag-caroling. And yung iba, gumagamit ng tansan, binubutasan nila yun, lalagyan ng alambre. Kasi natatandaan ko nung bata pa ako, nagka-caroling din kami ng mga pinsan ko. So, ang nakakatawa doon, nagka-caroling kami sa bahay lang naman ng lola namin. Sa bahay lang ng mga tita namin. Kasi alam namin, hindi sila hihindi sa amin. Kasi nga, syempre, kumag-anak. So, yun. Ang dinadala namin is yung kutsara at ugali. Nakakagdad ko pa yun. So, tapos kung ano yung may ipon namin, pinambibili namin yun ng pagkain, tapos nagahati-hati kami. So, yun yung namimiss ko rin sa Pilipinas, yung pagkakaroling. And yung 3 sa list ko is yung simbang gabi. So, para sa ating mga Pilipino, especially sa Pilipinas, dahil nga halos karamihan is Katoliko. So, malaking, kumbaga sa atin yung simbang gabi. So, I am a Christian and ito ay importante din, syempre para sa amin as a Christian, meron din kaming simbang Pasko sa church. So, yun. Kasi nga, diba, parang doon lahat tinatackled kung ano ba talaga yung reason kung bakit may Pasko, ano yung tunay na dahilan. Actually, hindi naman importante kung ano yung date. Ang importante is kung ano yung isine-celebrate. So, yun. About that, meron tayong kanya-kanyang iba't ibang mga paniniwala about Christmas, pero ang mahalaga, lagi natin sa isip at sa puso na araw-araw, Pasko, kasi nga, Christmas is love. Yun. So, yan. So, 4 is yung, nilagay ko dito yung Christmas decoration. So, dito, nakikita nyo naman, maraming decoration dyan. Actually, nung bata pa ako, hindi namin na-experience na magtayo ng Christmas tree. Kasi hindi naman kami ganong may kaya sa buhay. Pero sa akin, sa sarili ko, simula nung nagkaroon ako ng trabaho, talagang nagsumikap ako. Dahil nga syempre nung bata pa ako, pangarap ko na magtayo ng Christmas tree. So nung nagkatrabaho ako, talagang every year, nagde-decorate kami ng Christmas tree. Nagtatayo kami ng Christmas tree sa bahay. Kahit na walang mga regalo, kahit na walang anuman. Kumbaga, doon sa simpleng decoration lang sa bahay namin, doon ko nakikita at nararamdaman na Pasko. Kasi hindi naman porket sinabi mong Pasko, kailangan may bagong damit, bagong laruan, or anuman. Kasi ang meaning talaga ng Pasko, especially para sa ating mga Pilipino, is yung pamilya. So, yun. Yun yung 4 ko, is yung sa decoration. So, for 5, ang pinakamahalaga at importante sa list ko is yung sama-sama yung pamilya sa araw ng Pasko. Siyempre, bilang ngayon,
malayo sa pamilya, talagang nararamdaman ko yung kahalagahan at yung difference ng Pilipinas at saka dito. Kasi sa Pilipinas, syempre kapag Pasko, kahit na wala kayong handa, walang regalo, o wala man kayong pera, ang mahalaga magkakasama. So yun, ngayon, on my experience, ito na yung pangalawang year ko ng Christmas na malayo sa pamilya ko. And syempre, namimiss ko sila lahat. Kasi nga, nasanay ako na laging nasa tabi nila, ng mama at papa ko, ng lolo ko, ng lola ko, na yun. Kumbaga sa akin, yun yung nakikita ko na pinakamahalaga at pinaka-importante sa lahat na kasama mo yung pamilya mo sa araw ng Pasko. Kasi ibang-iba talaga yung Pasko na ating mga Pilipino kapag kasama yung pamilya natin. So, yan yung top 5. So, kung nagustuhan nyo yung video na ito na ginawa ko, pwede nyo i-hit yung like and then mag-subscribe na kayo sa channel ko. And then, hit nyo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng video, is updated kayo para ma-notify kayo. So, yun. Kung meron pa kayong mga ibang idea na gusto nyo i-share about dun sa 5 na inilagay ko na reason kung bakit naiiba ang Pasko sa Pilipinas, comment down below para mapag-usapan natin yan at magawan din natin ng another part sa ating video. So, maraming salamat sa panonood. God bless. Merry Christmas. Bye!